evening. Welcome to our tipid challenge. Ayan guys, nakikita nyo yan. Naka-plastic na siya. Ito yun guys, yung pinamili ko ng date 10. Noong August 10 po, ito yung mga pinamili natin. At gulay yan guys. Yung budget natin na 650. Ayan guys. Nakikita nyo ba? And then, ito na siya guys. Oh, ito na yung... Ito na yun. Pinapatapon na siya guys ni Mister. Alam niyo guys kung bakit? Kasi siguro, bago ko bilhin, baka ilang araw na rin yung nakastock sa store bago ko bilhin. Eh, nung Augustine ko pa ito binili, di ba guys? Sa budget natin na 650. Okay. And then, ito na yung natira ko. Medyo ano na siya guys, tatapon na siya ni Papa. Ayan na siya, oh. Medyo nangamuhi siya kasi... Talagang ano na siya. Ayan, oh. Ayan, guys. Tapos ito. Hindi ko alam, guys. Kawawa naman sila. Ayan, oh. Nabulok. Ba, yan. Sayang ako, guys. Sayang ako ng pera. Ayan pa, guys. Medyo may amoy na siya. Kasi, ano. Ayan siya, guys, oh. Ayan. Diba guys? Nakita nyo? Yun na siya. Kasi ano eh. Ilang araw na siya. 5 days na siya. Ayan. 5 days na. Gusto nyo ba guys gawa natin ng paraan? Ayan. Parang may naiisip pa ako dito, guys. Sayang. Ayan, guys. I-recycle natin, guys. Ito, oh, yung... Sorry naman, guys. Ayan. Tapo, nasayang. Kasi, nag-order kasi si Papa ng pagkain sa online. Ako si Papa, nagsayang ng pera. Nag-order siya ng pagkain guys sa online. Tapos, syempre, itong aking nino eh, hindi na namin naluto. Ayan guys, separate natin yung ano ha. Baka pwede pa natin i-recycle ito. Gagawa natin ng paraan habang nagkukwentuhan tayo guys. Stay po tayo guys ng 2 hours. Ayan, kahit i-fast forward nyo na lang yung iba. Kung maiinis kayo manood. Pwede nyo na lang skip. Baho, guys. Ayun, oh, guys. Oh, ado. Sayang. Nabulok na siya talaga. Kasi, siguro ilang araw na yun bago na... Ayun. Ilang araw na siya siguro bago na ano... Na... Naka-standby sa store bago natin nabili, guys. Ayan. Gawa natin ang paraan, ha? Tipot lang kayo, guys. Gawa natin ang paraan. Ano ba na pwedeng gawin natin dito? Pero pag makita ako ni Mister, papagalitan ako. Ayan. Gawa natin guys ang paraan. Naku, huya mo si Mister. Marami namang pera yun si Mister. Ako wala. Ayan. Alam nyo ba minsan, yung mga Mister natin, guys? Sabi nila wala silang pera, pero totoo niyan may nakaipit din silang pera. Kaway-kaway dyan sa mga mister. Ako report. Ayan guys. Nakita iba yung mukha ko dyan. Tanggalin lang natin guys yung bulok. Ayan, tas i-reveal ko mamaya kung ano gagawin natin dito. Ba yan? Baka sabihin naman ni ate, gagawin na namang itlog yan. Lalagyan na naman ng kamatis tapos itlog. Ay, nakaka-umay ka ate, hindi. Tingnan nyo mamaya kung ano gagawin natin dito. Pero, tingnan muna natin. tingnan muna natin. Hindi pa naman gano'n ako. Alam nyo ba na ang mga gulay madaling maluos? Ayan. Dapat habang... Mahirap, kaya mahirap guys pag ano eh, pag nasa syudad ka eh, wala kang makikitang sariwa eh. Madaling maluos kasi din yung gulay. Kahit ilagay mo sa ref talaga, kahit anong discarding mong gawin, nagbubulok talaga.
kailangan madali ang luto. Kailangan 2 days, 3 days, kailangan lutuin mo na siya talaga. Eh, ako nung 10 pa to eh. Anong date na ngayon? 14? Oo, 14 na. Ayan. Sabi ko kay Papa, huwag nila akong istoruhin kasi gagawa ako ng video na 2 hours. Ayan, guys. Pero hindi tayo aabot ng 2 hours dito, guys. Kasi sigurado maiinis kayo, iiwanan niyo ako, no? Boring naman, ate. Babasura ka na naman. Tapos, ayan. Hala. Ako, Diyos ko. Hindi na to tika-tika, basura. Ito ay bulok na talaga. Hindi, hindi pa guys, kaya ko. Gawa natin ng paraan. Ayan guys, sayang talaga yung kulay ko na to. Ayan o, gusto ko pa to kainin sa pulalo yung paan ng ano. Parang na, ako baka magsisikaso ko tayo na. Joke na. Ayan o, pwede pa o. Hindi pa naman sasira guys sa loob. Pwede na ba tayo mga lakal guys? Ako, pag makita tayo ni Mr. ganito, papagalitan niya ako, no? Ah, nakakadiri ka. Ganun. Oh, maraming nagugutom sa labas, ganun. Tapos, alam niyo ba, makikita niyo mamaya kung ano kalalabas sa dito. Siyempre, hindi ko sasabihin ngayon kasi malalaman niyo na, iiwanan niyo ako. Ano naman ganun, guys? Samahan niyo ko, guys. Dito sa mga subscriber at likers ko, sa mga fans group, shout out pala kay Erwin Galicia. Ayan. Talagang pag nag-like talaga yun, guys, sasabihin, pa-watch out po! Erwin Galicia! Gagan. Natatawa ako, watch out talaga. Akala artista si Mariano. Ako, Diyos ko. Ang buhay ni Inday. Ako, Diyos ko. Mga anak, paano na ito? Ito, guys. Hindi pa siya bulok. Matigas pa siya. Pwede pa siya. Ang dalaga natin. Guys, galing to sa ref, ha? Hindi to galing sa basurahan. Pupull out na siya ni Mister kasi pinapatapon na niya. Kasi bulok na daw. Magawa natin ang paraan, guys, kasi di ba nga may challenge tayo na Titik Kids Challenge? Yes, guys, alam nyo na yon. Kahit anong sabihin niya na itapon, hindi ako magtatapon kasi hindi tayo mag-challenge kapag tinapon ko. Nandidirig ba kayo, guys? Hindi, ah. Ako hindi. Kasi hindi naman to galing sa basura. Re-recycle lang natin siya. Napanood nga ako guys, so pagpag yung mga ano, mga tira ng McDonald's ba yun? Yung mga leftover ng McDonald's kinakalakal nila tapos niluluto nila ulit guys. Saan ba yun? Sa Jessica Soho? Basta manood kayo sa Jessica Soho. Pero hindi naman sila namamatay, hindi naman sila nagkakasakit, diba? Kanya-kanyang paraan lang guys kapag kanya-kanyang paraan lang talaga para mabuhay. Kasi hindi naman natin sila kayang tulungan. Kaya sila na mismo gumagawa ng paraan kung paano sila makasurvive. Bahala na yung mga tira ng inasal. So guys, naku, alam niyo ba? One time bumili si Mister ng ano, inasal. Tapos, pag kumain sila ng mga anak ko, parang ang dami pang tirang laman. Alam mo, tinago ko yung ano, mga buto-buto nila. Tapos, niluto ko ng ano, ng tinulang manok yung tira nilang inasal, ng mga buto-buto nilaga ako.
Alam mo guys, lasang ano? Lasang papaitan. Hindi, lasang ano pa din. Lasang manok pa din. Pero napansin ni Papa yun na, ah, yung cooking pagpag-food. Kasi napanood niya yung pagpag-food guys eh. Kaya alam niya. Yung cooking pagpag-food is no good. Ganun siya. Hindi naman ako affected. Kasi alam mo kung bakit guys. Hindi ko naman pinulot yun sa basurahan. Tira lang din naman nila yun na may kunting lasa pa na pwede pa naman gawin soup. Eh yung mga anak ko di naman nagreklamo. Si Papa lang naman nagreklamo. Pero hindi naman siya kumain. Nag-order ulit siya ng food. Di ba guys? Siyempre siya yung rebel siya. Something lang tayo. Yayaman tayo dito. Kasi yung ibibigyan niya na budget. Yung ibibigay niya na budget ko kumpitin natin tapos mga ngalakal tayo ng mga sirang kulay tapos yun yung gagawin nating ano ulam. Loko din talaga to, no? Good vibes lang tayo guys ha, sana may natutunan kayo. Alam niyo ba guys, habang kasama niyo ako masaya ako. Kahit hindi tayo magkakatabi. Pero alam ko kasama ko kayo kasi panonoodin niyo naman tong video ko, okay? At guys, syempre, sa mga hindi pa subscriber dyan, mag-subscribe na kayo. And then, i-click niyo yung notification bell para ma-notify kayo ng mga bago kong videos daily. Kasi yung videos natin ay araw-araw talaga na tip-tips challenge, okay? Hindi kayo matcha-challenge kung walang araw-araw na activities tayo sa Tipid Challenge. Dapat araw-araw talaga. Para masubaybayan nyo, guys, kung gaano tayo ka tipid sa buhay ng pandemya. Okay, guys? Ito ay base sa totoong buhay na natin. Siyempre, kayo ba? May mga Tipid Challenge kayo dyan? May mga, ano mga bagay na challenge na ginagawa nyo pag sa loob lang ng bahay? Manahi kayo. Okay, manahi kayo. Yung mga ano niyo, yung mga pundan yung gutay-gutay, mga pundan yung mabaho na, mga panis na, mga butas na. Bili kayo ng sinulit guys, tapos isulusi nyo, tahiin nyo para ano, para magiging maayos. Huwag nyong sayangin yung oras niyo sa mga hindi magandang ano, bagay. Ayan. Ayan. Ito magandang bagay ko guys, kasi nakapatipid tayo at sayang. Wala pang uod guys, pwede pa to. Nire-review ko sa inyo mamaya kung ano gagawin natin dito. Kasi kasama pa to guys sa budget natin eh. Na 650. Ay, kulay. Ayan, tumalus. Tumakbo na. Sumuko na. Ayaw niya magpaluto. Tanggalin natin guys yung sa labas niya to kasi nga sabi ko nga sa inyo, ito yung binili natin na pang chop soy sana. Kaso hindi na natin na chop soy. Okay. Ano kaya gagawin ni Ate Maria dyan sa recycle na basura na yan na gulay? Ayan. Tatanong na kayo, no, kung ano, no, gagawin natin. Ayan, guys, wala na. Hanggat kaya. Ano kaya gagawin? Napapaisip ba kayo kung ano gagawin nyo? Ha? Kung gagawin ko? Siyempre, hindi. Hindi ko papalam sa inyo. Kasi challenge nga. Okay? Ayan, malay natin yun. Umingay ng sarang anak ko sa loob guys. Dito lang talaga yung place natin na pwedeng mag-video. Sa loob hindi pwede guys kasi si Papa naglalaro ng luka. Maingay. Tapos yung mga anak ko habang naglalaro din, may umiiyak, may kumakanta. Baka bigla lumabas si Papa. Pagalitan tayo. Pasabihin, ano na naman yung kababalagang ginagawa mo?
Kasi mo ba yung 788 na yan? Mga tawag. Ayan guys. So, this is the real garbage. Tatapo na natin. Ayan guys. Ayan na yung ano natin, na recycle natin na pinilian ko. Hugasan ko guys. Okay, sikot lang kayo dyan. Huwag nyo nang pamalapin makita yung mukha ko kasi magsasawa kayo. Ayan. Habang nagsasalita ako, stay on lang muna kayo dyan. Stay tuned guys. Babalikan ko din kayo. Okay. Actually, dito lang ha. Yung camera ko lang, ay, mahirap kasi guys kasi cellphone lang yung gamit natin sa katalipad. Ayan. Pala na. Siyempre, ang gagawin natin dito, matutuluyan ngayon siyang babasura natin. Ayan. Okay. Chops natin siya ng pino. Ano kayo gagawin ni Ate John? Secret lang. Mamaya marireveal niyo kung ano ito. Diba guys? May natira pa siya kahit kunti, diba? E kung itinapo na natin yun, hindi wala na naman akong gulay. Ayan. Pwede pa yan. Mas okay na to guys kaysa dun sa pagpag talaga. Yung may napanood nga ako dun sa Jessica Soho kagabi, oh. May uod na. Ano ba yung tawag? Pila ba yun? Oo. Yung matanda. May pila ba yun? Parang yung karni nila may pila na. Tapos parang binibilad yata. Ayun. Tapos pinapausukan. Parang naabutan mo pa yan noon eh. 82, 83, 84, 85, 86, 87. Mga 1988. Naabutan ko pa yung ganyan. Yung nasa Negros pa kami. Parang naabutan ko pa yan kasi si tatay kapag may nabibiling karne, sinasabit niya sa may ano, sa may taas ng lutuan ng kahoy namin para mausukan. Ayan, kahit ilang linggo siya, parang natusted siya sa ano, natusted siya sa may usok. Ayan guys. Dapat maliliit lang. May blender ako. Gusto nyo ba i-blend natin? Gagawin natin juice. Pero ano kalalabasan nito, no? Kung juice, no? Naku si ate, ayun na naman. Nag-invento na naman ng Dios. Juice. Vegetable juice. Siguro gagawin na naman ni ate na soup yan. Na may itlog na naman. Na may kamatis na naman. Hindi, boring. Alam mo ba, pag ako kasama nyo, hindi kayo mabuboring, guys. Ayan. Ay, may kwento pala ako sa inyo, guys, habang nag-chaps tayo ng gulay. Alam nyo ba, na maniwala kayo sa hindi, yung lugar namin sa Iloilo, sa province, lugar na napakahirap hanapin yung tubig. Yung buong lugar namin, guys, walang tubig talaga. Pupunta ka pa sa, dadako ka pa sa kabilang kuweba, sa ibang place para mag-igib ng tubig na inumin. Oo guys. Nako. Tapos, alam nyo ba, nung ito lang, nung March lang, na lockdown kami doon, walang tubig, nasira yung electric motor namin. Tapos, sabi ko, paano na kaya yung buhay namin araw-araw, pangarang ang hirap-hirap ng walang tubig, diba guys? Tapos, alam nyo ba, nangyari. Pagdating ko sa bahay, meron si Nanay Hinukay na gagawing deposituhan ng CR. Naku po, sa tabi ng bahay. Tapos, pagka ilang araw namin doon,
may nalaglag na manok. Hinahanap ng kuya ko yung manok niya na may mga sisiw, bagong anak, bagong buto ba, bagong buto. Tapos hindi nila makita. Tapos nung binuksan nila yung balon, nandun lahat, patay yung manok, inahin tsaka yung mga anak niya, guys. Diba, birisan? Tapos inahon nila yun, tapos tinanggal yung tubig, kasi nalunod sa tubig, kasi may kunting tubig, guys. Kasi matagal na yung hukay na yun, eh. Mga isang taon na yata yun. Sobra na nga, kasi na-stop up, wala kaming pang budget pa. Tapos alam nyo ba, guys? Sabi ko, ano kaya kung ano, gagawin naming balon yung depositohan ng tanki kasi may tubig. Tapos, pinaahon ko sa kanila, guys, yung mga ano, yung mga tubig. Pinaahon ko sa kanila yung mga tubig. Tapos, nakita ko, guys, malinaw yung tubig. Sabi ko, hindi kaya malinis itong tubig na ito? Sabi ko, gano'n. Tapos, guys, sabi ko sa mga pamangkin ko, hukayin nyo ng malalim, baka may tubig na lalabas, gagawin nating balon. Di, naghukay naman yung lima kong pamangkin, guys. Naghukay naman sila, guys. So, pagkahukay nila, siguro hanggang ulo na yung ano, lalim. Tuyot yung lupa, guys. Hala, na-upset ako. Sabi ko, walang tubig. Ang hirap naman pag walang tubig. Tapos, guys, naniwala kayo sa hindi, tinignan ko ulit yung lupa. Sabi ko, i-check niyo yung lupa. Kapag basa, ibig sabihin may tubig sa baba. Ayan, guys. Tapos, di, tinignan nila yung lupa. Tuyo talaga yung lupa, guys. Walang laman na tubig talaga. Tapos, na-upset ako. Sabi ko, itigil nyo na. Itigil nyo na yung, itigil nyo na ako yung paghukay. Gagawin na lang natin ang CR. Tapos, guys, kinagabihan, parang may problema ako kasi bitin-bitin na kami sa tubig. Eh, yung mga anak ko masisilan sa ano, yung dalawa kong anak, masisilan sa, hinugasan ko ulit, guys, yung ano ha, yung gulay natin na sinisko. Yung ano, guys, yung mga anak ko masisilan, tapos, mga alas, mga alas 8 na yata ng gabi yun. Na ano na ako, guys? Na-tok na ako. Tapos natutulog na ako. Pero yung nasa isip ko, kung ano pa din, yung balon pa din, sabi ko, kung may laman yung balon, sana wala na kami problema para, ano, tawag dito. Hindi na kami mahirapan sa tubig. Inom muna kayo, guys. Tapos, guys, di, syempre, natulog na ako. Bago kayo matulog, kakausapin nyo muna yung Panginoon. Huwag nyo kalimutan, kausapin yung Panginoon, guys. Kasi, masarap kausap ang Panginoon kaysa tao. Tapos, guys, sabi ko, Lord, sabi ko, nananalig ako, nananampalataya ako sa iyo, nabibigyan mo kami ng tubig. Kasi, bakit ka ako hirap na hirap kami sa lugar na ito ng tubig? Tapos, guys, basta ang dami kong inano sa Panginoon, ang dami kong sinabi sa Panginoon. Ganyan. Ayan. Tapos, guys, ito na ang pinakamalinis nating gulay. Ayan na siya. Oh, nilinis ko na. Tapos, guys, alam niyo ba, pagkagising ko, guys, syempre, kinausap ko yung Panginoon. Pagkagising ko, guys, diretso ako doon sa ano, diretso ako, guys, sa hinukay ng mga pamangkin ko na balon. Naku, guys, maniwala kayo, hindi. Basa yung lupa, parang mayroong ihi yung hinukay nila na balon. Pero nung natulog kami, tuyot naman. Tapos, sabi ko dun sa mga pamangkin ko,
Sige, laliman pa natin yung humpay. Baka may tubig. Sabi kong gano'n. Ay, hindi pa pala yun, guys. Huli na pala yun. Ano pala? Nagising ako ng madaling araw na naginip ako na yung bahay namin mayroong malalim na malinaw na tubig. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, bakit kaya may tubig yung bahay namin sa ilalim pero wala naman kaman yung balon? Sabi ko ganun sa sarili ko. And then guys, syempre, alas 6 na ng umaga, lumabas na ako ng bahay. Tapos tiningnan ko na yung hinumpay namin na balon na mga pangantin ko kasi baka ako may tubig na or what. Naku, may sorpresa guys ang Panginoon sa akin. May tubig ang balon. Mayroon siyang tubig. Maniwala kayo hindi. Diba? In a miracle way, diba guys? Kaya walang imposible pagkausapin niya yung Panginoon guys. Lahat tayo nang ibigay. Tapos syempre guys, alam niyo ba nangyari? Umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, walang imposible sa iyo. Lahat kaya mong gawin. Bakit? Kaya, sino bang tao pwede mag-invento ng tubig, guys? Diba? Tapos, alam niyo pa, guys, ang lalim na kasi yun, parang tatlong 5'3 height na yung lalim ng balo namin. Sobra pa. Tapos, bumaba ako sa butas mismo ng balon. Tapos, inamoy ko kasi baka may umihi lang. Hindi naman pala tubig. Baka may umihi lang. Diba? So, bumaba ako, inamoy ko. Sabi ko, positive. Sabi ko, may tubig. Di, sinabihan ko yung mga pamangkin ko. Sabi ko, may tubig na tayo. Kukukain na lang natin ng konti pa para lumabas pa yung bulsay ng tubig. Ganon. Tapos, tawag dito guys. Ayun, hinukay ng mga pamangkin ko ulit yung balon. Ayun guys, maniwala kayo hindi. May tubig talaga siya. Hanggang ngayon guys, kahit pumunta kayo sa bahay namin, mayroon dun balon. Ayun, magagawin siya na namin natin tangki ng CR yung ni nanay. Pero kasi, sobrang hirap ng tubig. Tapos may tubig naman pala guys. Alam nyo ba guys? Walang umposible sa mga hinihiling natin sa Panginoon. Basta kausap natin siya. Huwag tayong lumayo sa Panginoon guys. Bibigyan niya yung mga desire ng puso natin. Tapos guys, ganito nangyari. Bumili ako ng Jeepmatic ng puso. Kinapitan namin. Ayun, hanggang ngayon may tubig na. Yun na yung gamit nila. Hindi na pati nag-electric motor. Diba guys, nakatipid kami? Diba? Ang hinding, tipid pa rin. Ayan. Hindi yun guys, hindi yung kwintong barbero. Totoo yun guys, ha? Baka sabihin nyo, gumagawa ako ng storya. Hindi yun guys. Lahat ng kinukulito ko sa inyo ay yung mga experience ko na totoo. Kahit bumisita kayo doon sa bahay, makikita nyo yung balon. So, ganon ka pangyarihan yung Diyos. Kahit walang tubig, kaya niyang lagyan ng tubig. Bakit? Sinong kilala nyo guys na tao na kayang gumawa ng tubig? Di ba wala? Kahit nga itlog, may tao gumagawa ng halaman, pero pike, walang buhay. Diba? Kaya naniniwala ako na ang buhay talaga natin ay mula sa Diyos, mula sa Panginoon. Ayan guys. Nabili pa kayo sa kwento natin guys. Siyempre, ang ending, nakatipid ako guys. Wala akong electric bill, tapos yung tamad magbuha ng tubig sa puso. Walang tubig kasi tamad siya magbomba, di ba? Ayan. Tamad siya magbomba. Kaya wala siyang tubig. Di ba sa electric motor, pipindutin mo lang may lalabas na ng tubig, guys. Sa Jetmatic, kailangan mo pang i-up and down bago ka makakuha ng tubig, di ba, guys? So, ano ang mensahe ng Panginoon sa ganung pamamaraan, guys? Yung gusto ng Panginoon, guys, kumilos tayo. Kung gusto mo ng tubig, sa ilalim, dipuwer, maghukay ka ng malalim. Kung gusto mo ng pera, okay, maghanap buhay ka, magnegosyo ka, or something na mga resourceful sa buhay na pwede.
alam niyo ba guys na wala imposible talaga sa Panginoon kapag hinihingi, kapag malapit kayo sa Panginoon, lahat ng desire ng puso niyo na ikakabuti niya, ipapagkaloob naman ng Panginoon. Maybe hindi ngayon, bukas, next year, next week, next month, or basta, in God's time. Di ba guys? So, ano nang mangyayari ate? Napaano ka na ba ate dyan? Nasaan ka na ate? Nandito na si ate niyo. Ayan na si ate. Ayan ang ating best friend, ang ating katol na ano, lutuan. Ayan. Eh, ate, ano gagawin mo na naman dyan? Ay, naku si ate. Puro lang katol, tsaka kasirola. Ayan. Siyempre, papakita ko sa inyo mamaya. Stipot lang kayo dyan habang magkikinig kayo sa akin. Okay? Kasi maghanap tayo ng corn dip. At ay, pwede rin siya. Ayan. Maghanap tayo ng ipapartner natin sa ating gulay para hindi siya matuluyang basura. Ayan. Kasi di ba kinalakal nga na nga natin siya. Ayan guys. Garbage vegetable turning into perfect meal. Ayan guys. Mainit na siya. Mainit na ba? Alam niyo guys, wala na akong mantika. Ayan. Anong days na? Maninimo tayo ng mantika. Ayan, maglalagay tayo ng ilaw. Madilim si madam. Madam, yung ginagawa. Bakit nauso yung madam, guys, no? Yung iba parang mangi-insulto na lang ng madam na yan, eh. Okay. Lipat natin yung charger dito. Ayan. Kita nyo ba, guys? Liwanag, di ba? Lalagyan natin ng mantika. Ayan, tip-tip challenge guys. Wala na tayong mantika. Pero, ay. Maninimo tayo ng Rios oil. Marami akong tinabi na Rios oil. Siyempre, sasalain pa natin yon. At ito na ang ating gulay. At ano kaya gagawin ni ate? Parang natatalinhagaan ako sa'yo ate. Ano na ba yung menu natin? Ano na ba talaga ang revelasyon ng menu natin? Ha? Ayan. Siyempre, masikip ang ating kusina. At baka ang ating kamera ay mailuluto ko na. Ayan. Ayan guys. Gawa tayo ng paraan sa ating mga gulay na basura. Ayan. Pati natin ang ating lang kayo guys ha. Marami kayong matutunan na bagay sa akin. So guys, balik na tayo dun sa kwento natin sa balon. Okay? Alam niyo ba guys, yung balon hanggang ngayon punong-puno ng tubig dahil tag-ulan na. At wala kaming bill sa kuryente. Before, ang bill namin, naputulan kami before 3 months, hindi kami nakapagbayad ng bill namin monthly. Yung bill namin guys ng mga electric motor umaabot ng 800. Guys, umaabot ng 300. Ngayon, umaabot na lang ng 400 plus. So nakapag tipid ako ng 400 plus, 'di ba? So saan pupunta yung 400 plus? Syempre, pambayad ko na 'yon ng bill. Ayan. So pag nakatipid ka, kapag matipid ka, syempre sino makikinabang noon? Ikaw. Kasi ikaw naman gumagawa. At sabi ko nga guys, syempre, sa pagtitipid, kailangan patient. Patient is the best virtue, sabi nga nila. Kasi kung wala kang patient, madali kang mainip, madali kang maburyong. Okay? May naipon kang sampo, inip ka na agad, gusto mo na agad gastusin. Eh ano pa? Nga. Iba guys? O, tapos sasabihin mo sa mga kapatid mo, pautang, pahirang, di ba? Kasi,
yung mindset mo, puro lang, ano, puro lang ubos-ubos biyaya. Ubos-ubos biyaya, bukas na katumanga. Mga ganun, guys. Ayan, corn dip. Ayan ang revelation natin sa ating gulay na pagbag. Ubutin tayo dito, guys, ng isang oras. Patatagalin natin ito ng isang oras o dalawang oras. Malubat yung ano natin. Yung ating cellphone. Ayan. Lagyan natin yan ng itlog, guys. Lagyan natin ng dalawang itlog. Siyempre, guys, hindi ko na siya lalagyan ng timpla, ha? Kasi saka na kayo magtanong bakit hindi ko na nilagyan ng timpla. Okay, guys. Lagyan natin ang itlog at ang itlog ay sagana sa vitamin D at protina. Sino ba itong 7788 na ito? Hindi kita pwedeng sagutin kasi mapuputo lang aming mga videos. Sino kaya are? Ayan, guys. Okay. Ayan. Ito ay corn dip at itlog. Okay. Patutuyuin natin, guys, yung tuyong-tuyo, ha? Ate, nasa na yung gulay mo? Relax ka lang. Wait mo lang si ate mo dyan. At makikita mo kung ano ang kababalaghan ng ginagawa sa kusina. Okay? Bago ang lahat, nilagay na natin ang ating mga basura dito dahil wala tayong kasambahay. Alam nyo ba, guys, na nakakatipid ako ngayon kasi dati meron kami kasama sa bahay. Pero ayaw ko na kasi sayang yung pera. Pagkakit pa natin sa iba. Ayan, guys. At syempre, ilalagay na natin ang ating gulay. Yehe! Ito na yung gulay natin, guys, ha? Diba? Hindi ako nagtapon. Kahit pinapatapon ang ipapa sa akin ang gulay. Ayun ako, si Tita Maria, ang daldal. Hanggang dalawang oras na pagdadaldal. Ganun talaga, guys. Kapag may naiisip tayo, lalabas yan sa ating bibig kung ano yung nasa isip natin. Kaya kung yung naiisip mo masama, masama din yung lumalabas sa bunganga. Okay? Mapuputo lang ating video. Butuin natin yung gulay, ha? Patuyuan natin yung gulay. Bigis ang init. Ho, ho, ho. Oh my God. Hindi ko masaksak yung ano. Pagsaksak yung ano. Yung ating exhaust fan, umusok na naman sa kusina ko. Sisir mo na naman tayo ni Papa. Ayan na, guys, ang ating isang corn dip at garbage vegetables. Ayan, tika-tika lutong basura. May corn dip na. Okay, guys, patayin na natin. Kasi baka malata yung ano natin, gulay. Lata na nga dahil patapon na. Malata pang muli. Ayan.
sasali na natin sa ating plato. Pero nag-i-enjoy ako sa maliit kasi wala tayong masyadong liquid. Ayan. It's the best. Ayan, guys. So, dito tayo na naman po pwesto. Babalik na naman tayo dito dahil ang ating ayan. Ayan na guys. Okay. Ayan ang ating niluto na basura. Ayan na. Ate, pwede na ba yan? Yan lang pala. Madali lang. Yan lang pala gagawin natin. Pero ano pa bang nagagawin pa tayo dyan, guys? Hindi pa tayo tapos dyan. At mag-relax ka lang. Kasi, hindi pa tayo tapos talaga. Okay? Okay. Stipot ka lang dyan. Super init man. Ayan, guys. Charan! Gagawin natin ang ating bulok na gulay. Na-recycle ko ba siya, guys? Siyempre. Kita niyo naman yung effort ni mama. Okay. Pwede ba tayo magpinto ng ano? Pwede na ba tayo magpinto ng ano? Ayan, guys. Cheer na lang to perfect meal. Sabi nga. Ayan. Siyempre, ayan, at siyempre, sino unang titikim? Siyempre, ako, kasi, ako namili, ako nag-stock, ako rin kakain. And then, okay. Spring roll. Lasang beef na, 'di ba? Pinasarap ko na 'yung ano. 'Di ba? Lasang beef flavor. Social, mahal kaya ang beef ngayon, mga guys. Alam niyo ba 'yung beef ngayon magkano ang kilo? O, 'di ba? Hoy. Bakit matigas 'yan? Dali lang din. Kita nyo ba, guys? Ayan. 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 So, smoke. You smoke. Close the door. Mama's cooking. Oh, I forgot. Diba? Ganun sila ka-ignorante. Samantalang ako noon, Diyos ko po. Nung ano, alam nyo ba yung ano, yung tubo na hihipan mo para sumilab yung apoy, yung kalayo, yung apoy? Tawag dito, yung ihip ka ng ihip para lumaki yung apoy, para makapagsaing ka na. Ayan guys, ito ba tayo ng lumpia? Ayan, orong lumpia. Saka dapat may puti tayo ng itlog para dito. Ayan. Tagal ko yung charger. Baka hindi tayo abuti ng ano. 2 hours pa tayo, guys. Ang haba ng oras natin. Okay.
ikot lang kayo guys kasi after nito may next chapter tayo na cooking challenge. Ipunin natin yung piggy bank natin. Ayan, mas maganda itong lumpia ng syempre. Syempre, tatlong plato ang ating gagawin. Guys, hindi alam ni Papa na ito yung gulay na pinatapon niya. Gagawin natin lumpia at syempre, siya rin kakain bukas. Kasi hindi natin tululutuin ngayon. Irarek ko siya para bukas natin kainin. Para sabihin ko kay Papa, hindi na kami pipili ng pagkain. Maglumpia na lang kami. Pero hindi niya alam na ito yun ha. Kasi sabi ko sa kanya, Papa, huwag kang istorbo ha, huwag ka labas ng pinto ha, kasi mag-vlog ako, mag-video ako. Ayan. Ilang piraso kayo guys, magagawa natin yung lumpia dyan. Siyempre, tingnan natin natin. Okay, at presyohan natin mamaya kung tayo ay kumita. Sino bibintahan mo ate? Siyempre ako, tapos si Mister. Negosyo mo, bili mo. Binta mo, kain mo. Ano ba yan? Diba guys, nakakatawa, no? Alam nyo ba guys, kapag i-google nyo sa positibong bagay yung inyong isipan, hindi kayo nakakapag-isip ng negatibo o masama. Basta magiging busy kayo, kung ano yung mga good habit nyo, kung ano yung kung hilig mong sumayaw, di sumayaw ka para malibang ka talaga. Pero wag naman buong araw, yun na lang gagawin mo kasi baka sa buhay dapat balance guys. Baka mamaya sayaw ka na lang ng sayaw, hindi ka na nakalinis ng mga bahay. Nakalinis ng bahay, hindi mo lang nilinis yung mga anak mo. Nakalimutan mo na silang pagbrasan, yung ganun guys. Maganda siya guys, hindi siya putol-putol. May isa kasi akong lumpia rubber, binibili na ano siya, wasak-wasak siya. Maganda yung brand na ito, Spring Roll Rubbers Bambi. China made. Ano guys, i-title natin dito sa ano natin guys, sa food natin. May naisip na ba kayo? Butang natin is Special Spring Roll. Wow! special Spring Roll, tapos yung gulay galing sa recycle. Special! Walang nakakakita nun guys, tayo lang. Ako lang makakaalam nun. Guys, ang dinin sa kusina guys, wala ko dito ang electric pan. Maglagay kayo ako ng electric pan. Ilang piraso na yung guys? May 10 na ba? Ano ilalagay natin? Lagay natin sa thumbnail ko. Lumpiang pagpag. Kuha muna ako ng itlog guys. Nakakatawa guys no, may pagkakalibangan tayo. Natutuwa ako kasi kasama ko kayo. Ayan. Lagay natin dito yung itlog na puti. Na puti lang na kukunin natin. Ibabalik ko sa red yung dilaw. Ayan. Ayan. Tapos ito guys, hindi ko na siya tinimplahan kasi tawag dito. Kasi para hindi maalat ang ating lumpia. Okay? Para hindi maalat ang ating lumpia, hindi ko na siya tinimplahan ng... Ha? What? Wait.
parang mali. O ganun ba? Parang hindi pa ako marunong gumawa ng lumpia. Dito. Dito banta. Ayan. Yehey! Ayan. Tapos. Yehey! Ito na guys yung ano natin. Ay, ano ba yan? Dapat ito muna. Tutupin mo na. Okay, tutupin mo natin yan. Tapos, tutupin natin itits. Tapos, magsidikit kayo. Ayan. Bawal magkahiwa-hiwalay. Ayan. So, perfect. Ay, ibang klase siya, guys. Hindi siya pwedeng basa. Madali siyang matunaw sa tubig. Okay, kaya pwede na. Dapat walang tubig. Yehey! Ayan, guys. May lumpia na tayo. Naliligaw pa yung kamay ko. Dapat wala siyang sabaw, guys, kasi nasisira yung lumpia wrapper natin. Yehey! Ayan. Di ba, guys? Parang hindi siya makasama. Ayan, guys. Dapat walang sabaw. Dapat wala. Hindi alam ko guys ni Papa na ang alam niya tinapon ko na yung gulay. Hindi niya alam ginawa pa natin lumpia. Tapos syempre mag-challenge siya bukas kakainin niya ito. Dahil ito ay hindi ko alam kung kakain si Papa nito kasi may dip. Kasi alam ko si Papa hindi siya nakain ng meat. Gusto niya lang yung chicken meat. White meat. Yehey! 2 pieces! Tanggalin natin yung oil guys kasi mapupunit yung ating ano? Mapupunit yung ating lumpia wrapper sa oil niya. Kailang make na siya guys para madali tayo. Baka mamaya tulog na yung mga bata. Gising na tayo. Kunti lang yung tinulog ko guys kayo. Kasi nag-upload ako ng ating video. So, ang tagal mag-upload. Kasi tatlong piraso. Tatlong klase. Ayan. Diba guys, nakakatuwa yung trabaho natin, no? Ayan. Aba, alam mo ba? Alam niyo ba mga mami, sa mga mamis dyan, kapag creative kayo sa bahay, marami kayong maiisip na ano, productive na bagay. Okay? Ayan. Saka masarap maging simple lang guys. Walang hassle. Oh, ilang peraso na yan? Lalagay natin to sa freezer, ha? Tika-tika, lutong basura. Alam niyo ba guys, na may anak ako na ano, na twin? Namatay yung isa kasi ninormal ko lang sila. Hanggang ngayon, yung isa ko ay malaki na siya na ay 8 years old. At siya ay may global gray. Ayan. At syempre, paano siya nakasurvive? Ano siya guys? Oh. Pero gawa natin ng paraan. Tiyakin natin sa gitna. And then, gawin natin narikit. Ayan. Yung mga kanta ngayon lumalabas, nakaraan, manok na pula, tapos tala,
Tapos ngayon, binibining marikit na naman. Bakit kaya gagaling nila gumawa ng sauce? Alam niyo ba guys, kapag naninibugo kayo sa buhay, masarap makinig ng mga worship song. Ngayon, mga joyful songs. Ayan. Ayan na si Mr. Lumabas na naman si Papa, nagsusurvey ng ating ginagawa. Ayan. Siyempre, gagawa tayo ng lumpia para kakainin niya bukas. Ayan. Alam niyo ba guys, ang dami kong panig na lamig sa rep. Hindi niya nakikita. Pero pag nakikita na yan, ipapatapo niya na lang sa akin yung mga expired na daw yung mga kanin. Ipapatapo na. Ay, gusto ba eh. Lapit na tayo natapos guys. Lapit na tayo mag tapos na ba tayo ng 1 hour? Si ate, ang tagal mo masura ng food, inabot ng isang oras. Another 1 hours pa. Ayan. 365 days. Ayan guys, may pagkain na tayo. Yum, yum, yum. Oh, kulang yung pambalot ko, guys. Ito, madaling magulok yung gulay. Dapat sa gulay, 2 days lang talaga. Lulutuin mo na siya. Oh, guys. Kasi guys, ang hirap naman kasi araw-araw, lalabas ka ng lalabas ka ng lalabas ka. Kasi nga, diba, iniwasan na natin yung virus. Kaya hindi tayo pwedeng lapas-lapas. Tomorrow na. Tomorrow morning, diba? Not now, already night. Yeah, tomorrow na. May bumubulong pa. May request pa na Magnolia Chocolate gabi na kasi guys. Ano kaya naisipan ako ng anak ko? Gusto pa uwi lang ng Chucky gabi na. Challenge talaga ako sa inyo guys ha. Challenge talaga ako. Gusto mo kasi yan ate. Siyempre para din po sa inyo guys. Para ma-influensyahan ko din kayo na yung purpose ko dito is ma-inspire kayo kung paano gumawa ng mga mabubuting bagay kapag sa loob lang kayo ng bahay guys. Ayan, diba? Ayan. Alam mo, ayan po guys. Okay, pagpagaling natin ng oil. Yan yung ano ng sauce ng ano, corn beef. Naalala ko guys. Naalala ko guys. Ano, kapag pumunta ako sa birthday noon, yung mahirap pa kami, parang gusto ko iuwi lahat ng lumpia, lahat ng pansit, tapos nahihiya ako magsabi, yung ganun. Pero gustong-gusto muna magsalita na pwede pa kaming mag-uwi ng lumpia, ng pansit, ng cake. Alam mo, curious na curious din ako dati guys ng cake.
Alam niyo yung cake dati? Yung cake. Sabi ko, ano kaya lasa ng cake na yun, no? Pag nakatrabaho ako, pag lumaki ako, bibili ako ng cake. Sabi ko, ganun. Pero alam niyo guys, nung natikman ko na yung cake, mas gusto ko kumain ng nilagang mais. Tsaka ano, saging. Parang gusto ko kumain ng trupas. Kaya sa mga mais. Ay, sorry. Ay! Yung cake, masarap siya. Pag may okasyon. Kasi ang purpose naman talaga ng cake, mag-blow ng candle. Kaya cake. Pero, kung sa pagkain, mas gusto ko pa yung kumain ako ng mga nilaga kamote sa nilaga mais. Parang nadidetox pa yung intestine ko. Oh guys, one time kumain ako ng cake, yung sa Red Ribbon, yung Black Forest, yung may berry. Naku, parang ano ko guys, para ako nataka, parang hindi ako nakakain. Pagkatapos ko kumain guys, nanakit yung bato ko. Wala, sabi ko, hindi na ako kakain ulit ng cake. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakain. Yay! Malapit na tayo guys matapos. At dahil lang ating challenge ay pagtitipid. Talagang gusto kong makita nyo kung paano tayo magtipid. Okay? Ayan guys. Ang cute ng ating lumpia. Gusto ko ito guys. Oh, ganda siya oh. Ganda siyang brown. Di siya napupunit ng yung ordinaryo lang ng ano, isang piraso na lang ito. Yung ordinaryong ano lang, wrapper, sa palengke, butas-butas, bago mo matanggal, eh, butas na. Tapos, ano, bago ka makabalot ng lumpia, kung ibibenta mo, luging-lugi na. Kung di ko marunong. Pero dito guys, oh, matibay. Pag-aralan ko kayo gumawa ng lumpia wrapper, no? Paano daw naisip ni ate, no? Okay lang yan, guys. Kahit ano yung isipin nyo. Basta wag lang yung mga masasamang bagay. Basta yung productive, resourceful, nakakatulong kayo. Ayan. May basura pa ba dyan, guys? Lutuin natin. Ayan. Ayan. Sapat lang sa isa. Madami to. Diba guys, wala tayong nasayang na food. Ilang kakain na tao nito. Tika-tika, lutong basura ni Ate Maria. Ayan. Huwag nyo na hanapin sa camera na guys yung mukha ko, ha? Pakinggan nyo lang yung boses ko, masaya na ako. Sa mga fans group, watch out! Shout out sa mga fans group ko. Ayan, tipid challenge natin. Tika-tika lutong basura! At ayan guys, katabi na natin ang ating okay. Saan natin yan ilagay, Ate Maria? Siyempre, ilalagay natin sa may takop na Tupperware. At ilalagay natin ref para prepuhin natin bukas. Okay? Ayan. Diba guys, wala tayong nasayang na food. May nasayang man tayo, yun ay mga balat. Ayan. Ilang piraso, ate? Isa. Dalawa. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam,
po. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Lumpiang irap. Bakit lumpiang irap? Kasi si Irap, siya yung pang-13 na presidente. Ay, naku guys. Grabe talaga guys. Sinawisan ako sa inyo. Grabe. Oh, ayun guys. Bibinto na ba natin yan? Ayan guys. Nakatipid tayo. At syempre, tatakip pa natin at ilalagay natin sa ref. Ayan. So, ayan guys, may natutunan po kayo kung paano mag-recycle. Sino nakaranas mo, Girl Scout, dyan? Ayan. Picturean muna natin ang ating special lumpia. Ayan. Ayan, guys. So, abangan nyo, guys. Abangan nyo, guys, yung ano natin. Yung pagprito ko nito bukas, papakita ko sa inyo. Okay, guys. Sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood ng ating videos, maraming salamat. Hindi nyo ako iniwanan. Please, patuloy nyo akong sinusuportahan. Okay, guys. Maraming salamat sa inyong mahabaging puso sa panonood ng aking mga Tipid Tips Challenge. At syempre, guys, may natutunan ba kayo kung paano tayo mag-recycle ng pagkain na hindi harmful sa ating katawan? Ay, syempre, isip-isip, aral-aral, kinikinig, disiplina sa sarili. Diba guys? So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating Tipid Tips Challenge. Thank you very much everyone. I love you guys. At huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. At i-click ang button sa taas para ma-notify kayo ng aking mga susunod pa na videos. So maraming salamat guys sa inyong lahat.